And so, magandang hapon po sa ating lahat. Muli nandito po tayo sa ating FB Live. Ayan, so, Happy New Year po sa ating lahat. So, sige po, mag-start tayo. Nitong training po, katatapos lang po natin para sa kaalaman po ng bawat isa. Nagkaroon po tayo ng training para sa ating mga workers at kahapon po yung naging deployment. So yung mga kasamahan po nating worker, maaring nandyan na po sila sa mga outreach na pinag-deployan po ng bawat isa. Amen po. So, maganda po yung naging resulta ng ating training. Glory to God at maganda po yung lugar. Masarap yung mga pagkain. At higit sa lahat, nagsama-sama po yung mga pastors, yung mga workers para po ulit mag-gather ng isang training po ulit. Alam nyo po ba na I think ang training po ay nag-start ng 2008. So sa mga kasabayan ko po noon na nag-training, kaway-kaway po tayo. Alam nyo po, 2008, imaginein po natin kung gano'n na po katagal yun na tayo po ay nagte-training. Binilang ko po ngayon po ay 2024. So, meron na po tayong 16 years na training. 16 years na po tayong nag-gather ng training. At karamihan po dito sa atin, dito na po tumanda, dito na tumaba, tumangkad, di ba po? Dito na yung iba nag-asawa. Pero ang pinaka nakaka-bless doon, nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Kaya nga nakakatuwa ng training kasi pinatayo doon yung mga ano na eh, yung nagkaroon ng parang o dito uupo, yung 5 years pababa, 5 years pataas, 10 years pataas. So parang nagkaroon ng bayro kung saan uupo. Nakakatuwa kasi nandun na yung mga tita, lolo, lola, di ba, sa pag-worker. Pero ang nakaka-bless po doon, sabihin nga po natin sa katabi natin, tumanda man tayo, pero nandun pa rin tayo sa paglilingkod. Tumaba man tayo, nandun pa rin tayo sa paglilingkod. Amen po. So, ayan. At ano lang po ang gagawin natin ngayon? Magre-review po tayo sa nagdaang training. May mga unti lang po akong i-share sa inyo itong training, kung ano po yung mga na-share sa atin ng mga pastors para sa training natin na ito. Alam niyo po, ito nga po yung masarap i-reminize kasi yung first day nga, first night, actually, nag-share si Pastor Boy sa atin at inalala natin yung kung paano tayo nagsimula sa training. At alam ko po, lahat tayo ay alam natin yung kwento nung nandun tayo pa sa Maseda. Ano po, nandun tayo na nagtsatsaga talaga. Kaya nga sabi ni Pastor, matitibay yung mga nakasurvive dun sa training sa Maseda. Kasi kinukwento nyo, naalala nyo, pag napanood nyo, i-review nyo yung live, yung ganito daw yung mga dali-daliri. Alam nyo po, totoo yun. Kasi talagang ang higa noon, talagang magdidikit ang mga daliri. At parang yung paa ng kasama mo sa harap, tas ikaw paa mo to, talagang ganyan. Kailangan mong magtinikling dun sa pagtawid. Pagdadaan ka, pupunta ka ng CR, lalabas ka, palabas ng pinto. Talagang dahan-dahan ka kasi lahat may tatapakan ka eh. Pero sa kabila po ng lahat ng yun, na kakain ka dun, may Bible ka sa ulo, talagang straight. At pag nahulog yung Bible mo sa ulo, dadagdagan yung pagkain mo. So, hindi ka ba masaya? Dadagdagan yung pagkain mo. Noong time na yun, hindi ka masaya. Kasi walang lasa yung pagkain. Talagang sinasadyang hindi nilalagyan ng asin yung pagkain. So, anong bang purpose pag walang asin? Siyempre, matabang. Ngayon, hindi mo na naisin na madagdagan pa yung pagkain mo. Kasi nga, hindi siya talaga, honestly, hindi siya masarap. Sinasadya po yun kasi training nga. So, alam niyo po, ano yung magtsatsaga ka doon, may Bible ka sa ulo, ganyan, kakain ka, tas maliligo, kailangan, ano ka talagang matatanggal ang arte mo kasi habang may nakapila pa lang, may naliligo sa loob ng CR, ikaw nakapilan, matuto ka ng mag-shampoo habang wala pang tubig. Meron ka ng shampoo sa ulo para pagpasok mo doon, pagbuhos mong tubig, diretso bula na.
Ano po? So, ito po yung mga nakakatuwang alalahanin doon sa training natin sa Maseda. Na kung titingnan natin back then, ano na po eh, sinamahan tayo ng Panginoon at sabi nga po, yung mga nakatagal doon hanggang ngayon, matitibay. Ibig sabihin, naranasan yung hirap, naranasan yung pagtsatsaga, mainit, masikip, maaalis talaga yung arte mo sa katawan. Kasi training nga, ibig sabihin, wala namang training na masarap eh. Titiisin mo yun kasi gusto mo na makasurvive ka at in the long run, magagamit mo siya pag nandun ka na pala sa field. Mararanasan mo na mainit, minsan magtsatsaga ka, na hindi ganun kasarap ang kakainin mo kasi nasa field ka, budgeted ang allowance mo. Pero dahilan sa na-training ka, pagdating doon sa actual na buhay, hindi ka basta susuko. Hindi ka basta parang bibigay kasi napagtagumpayan ko na to. Matitiis ko to. Amin po. So isa po yan sa inalala natin itong training natin ulit. 2004, Training Workers, REMA Workers Training 2024. 2024. Ayan, nag-start tayo ay 2008. 16 years na po ang nagaganap na pagtitrain sa atin ng Panginoon. At salamat dahil ang bawat isa po sa atin ay nagpapatuloy para magpagamit sa ating Panginoon para sa kanyang gawain. Amen po. At tuloy po natin. At dito po sa training, pinaalalahanan din po natin tayo na alam niyo po, maraming pastor yung mga nagsalita sa atin, nag-share sa atin ng training. Bawat pastor, mariringinig mo, ang Diyos ay nagsasalita ng mga bagay na dapat nating matutunan, mga bagay na dapat pa nating ayusin sa buhay natin na pinapaalala sa atin na, ay, ito pala, nagkakaroon tayo ng checking, evaluation sa buhay natin. Ang isang pinaalala po sa atin dito na tayo bilang isang Kristiyano, dapat meron tayong kabanalan. Amen? Nandun yung kabanalan sa buhay natin as Kristiyano. Bakit po? Kailangan nating ingatan ang sarili natin sa mga bagay na tinitingnan, pinapakinggan, sabi dito, at iniibig natin. Bakit po? Sabi niya, without holiness, you can never see the Lord. Kailangan nandun po tayo sa kabanalan sa buhay natin. Kasi pinili natin na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Pinili po natin na tayo po ay gawing Diyos, ang ating Diyos. At ang Diyos po ay nabubuhay sa kabanalan. Amin po. So, ito po ang ine-expect ng Diyos sa atin. Na yung buhay natin may holiness. The way tayo magsalita, manamit. The way tayo kung paano sa loob ng tahanan at sa labas. Makikita dapat ang Panginoon sa atin. Amin po. At maganda po ito bilang paalala kasi sa ingay ng mundo, sa ingay ng paligid, sa bawat uso na lumalabas, di ang sabi niya dito, kailangan alalahanin mo na ikaw ay Kristiyano at iba ka. Hindi tayo kailangan sumabay dun sa agos ng mundo. Ang kailangan nating sabayan, yung agos ng banal na Espiritu. Amen po. Yung kabanalan na kung saan nakakapag-tagpo sa ating Panginoon. Dito po nalulugod ang Diyos sa mga buhay natin na kung saan makikita po yung ating holiness. At dito rin po sa training na to, isang bagay po dito na hinighlight sa atin is yung alalahanin kung paano po tayo nagsimula dito sa REMA. Alalahanin kung paanong sinimulan ng Diyos na mabuo ang REMA, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Amen. Dito po sa Galatia 4:19, basahin po natin. Galatia 4:19. Ayan ang sabi po dito, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. Sabi niya po dito,
hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Ulitin ko po. Sabi niya, mga anak ko, dahil sa inyo, minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Isa po sa hinighlight sa atin nitong training ay yung travail. Yung pananalangin natin na may kalidad. Pananalangin na nakakabuhay ng patay. Pananalangin na nakakabuhay ng patay na pangarap. Nakakapagpa-born again. Nakakapagpabago ng sitwasyon. Di ba po, may memorization every training. Ito nga po yung nakakatawa. Minsan, di naman po sa atin lingid. Kasi alam niyo po ba, makapamapamyembro ka or what. Somehow, masarap na i-involve mo yung sarili mo doon sa training na gusto ko rin. Makinig din ako kasi alam ko na, na one day gagamitin din ako ng Panginoon. Ngayon pa lang na nagkakaroon ka na ng mga tanim na salita, ano ba ang paglilingkod, maaano mo na bakit ganun sila ka-dedicate, na iwanan ng pangarap nila para sa calling ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, ano eh, ito po yung isang minememorize dito sa training is yung mga nagagawa ng travail. Madami po yan. Nasaan yan? Less than 40. Nakakabuhay ng patay, nakakapagpabago ng sitwasyon, nakakapagpa-born again. So, maraming nakakayan. Pero alam niyo po, ito po yung isang bagay talaga na hinighlight sa atin itong training na ito, na buhayin muli, magkaroon ulit ng sigla ang mga panalangin po natin. Kasi sabi nga ni Pastor sa atin po, itong training, kung paano silang nag-start. Diba? Pinaalala po sa atin. Nagsimula po sila sa garahe lang. Nagsimula sila sa Boni. May iilang kabataan. Alam niyo po, nakaka-bless isipin, kinukwento doon. Apat na sakay ang ginagawa ng mga kabataan noon na pastor na natin ngayon. Yung mga kabataan noon na kung saan sila yung mga tinitingnan natin ngayon na example na kung bakit gusto natin magpastor, gusto natin na magpagamit sa Panginoon. Somehow, ang laki ng factor ng buhay nila na nakikita natin sila, na-encourage tayo. Imagine niyo po kinukwento nitong training. Apat na sakay mula dun sa bahay nila, papunta sa simbahan para lang mag-pray. Yung karamihan po sa atin, ilang kembot lang papunta sa church, di ba? Para sumama tayo mag-pray. Ito mga kabataan na to, estudyante pa lang sila. Apat na sakay ang ginagawa nila para lang magpunta sa simbahan. Para ano? Magpa-party ba? Hindi po eh. Sabi dun, magpe-pray lang sila. Gugulong-gulong yan sa panalangin. Bakit? Sabi nga dun, nakaupo na, nai-slain pa. Dahil may nararamdaman silang bigat dun sa loob nila na, Lord, ano ba itong nararamdaman namin? Na hindi nila maintindihan na mabigat sa loob ng tiyan. Ang sabi po dito sa Galacia, parang isang babaeng nanganganak. Amen po. At ako po, naranasan ko na pong manganak. At masasabi ko po talaga na hindi po masarap yung pakiramdam. Talagang may hirap, masakit, mahirap. At ito po ang sabi ni Pablo dito, ito. Ayan, so, sabi ko po, lalaki po si Pablo, pero ang sinasabi niya, parang nakakaranas siya na para siyang babaeng nanganganak. Yung hirap po na yun. Yun yung groaning, yung diin mo sa pananalangin. Yun yung mga taong pinapanalangin natin. Na hinuhubog, binuborn again ng Diyos. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ang Diyos lang ang kayang magbago ng buhay ng isang tao. Hindi po natin kaya. Tayo sa sarili natin, alam natin yan, hindi natin kaya na magbago o mahalin ang Diyos kung walang nanganak sa atin, kung walang nanalangin para sa atin. Kasi hindi natin gugustuhin eh. Pero meron mga taong humubog sa panalangin kung bakit po tayo nandito. Ito nga,
ni-remind tayo ng training na ang bawat isa sa atin ay bunga ng panalangin. Na ang bawat isa sa atin, kung bakit tayo nandito sa sitwasyon natin ngayon, nasa katatayuan natin ngayon, may taong nanalangin para sa atin. At ine-encourage po tayo na ang bawat isa ay makibuhat, makiisa sa panalangin na ito. Sa bawang mga simbahan po natin, sa mga pamilya natin, alam niyo po yung travail ang makakapagpabago ng sitwasyon. Yung travail ang makakapag-produce ng member. Yan po yung sinasabi. Meron po dito an example nung training sa atin, yung isang grupo po sila ng mga tagapanalangin. Sabi po doon, actually si Charles Pinney, na kung saan bago sila mag-crusade sa isang lugar, ahead before ng crusade nila, pupunta sila. I think parang 3 months sila doon or 2 months, magpe-pray lang sila. Hindi pa sila magkukrusade. Rerenta sila ng isang bahay doon, magpe-pray. Anong pinagpe-pray nila? Yung darating na crusade. Alam niyo po ang sabi doon? Pag-araw na ng crusade nila, may kasabayan din sila. May peryaan din. Alam niyo, nung nag-crusade na sila, ang peryaan, matao, di ba? Madaming pumupunta dyan. Masaya yan eh. Entertainer. Maraming nag-entertain dyan eh. Pero alam niyo po, pag nag-start na mag-crusade itong sila, Charles Pinney, yung peryaan, kinabukasan, magsasara na. Bakit? Kasi wala ng tao. Dalawa na lang yung pumupunta sa perya. Nasaan yung mga tao? Nandun sa crusade. Nakikinig, tumatanggap sa Panginoon. Amin po. Paano po nila nagawa yun? Dahil ba sa nag-invite ba sila? Hindi, alam niyo po ang sabi doon, kusang pumunta ang mga tao. Nagkaroon ng kauhawan. Somehow, yung panalangin natin ang mag-guide doon sa mga tao, sa mga panyapak nila para magpunta ng church. Yung panalangin natin na magtuturo sa kanila ng daan papunta doon sa Diyos. Kaya po, ine-encourage tayo na tayo po ay makiisa sa panalangin na ito. Lalo na tayo pong mga na nagmi-ministry na. Sabi nga ni Pastor, yung prayer natin, hindi nasasapat yung isa-isang oras na lang. Natapos, kailangan lang matapos. Dapat yung may quality. Kasi yung panalangin ng may travail, yung pagtatravail natin, yun po ang nakakapagpabago ng sitwasyon. Amen po. Saka isa pa po, before time mag-close, meron pa po sa ating an example dito si Pastor Boy. Ito po yung kwento na kung saan meron pong laging matanda na nagpe-pray doon sa likod every magsiservice yung pastor. Narinig naman po natin yun, no? So, nire-review natin. Alam niyo po, itong matanda na to, nagsisermon yung pastor nila, nandun siya sa pinakalikod. Nandun siya. Nagpe-pray siya. Maririnig mo siguro, pero hindi ka naman madidistract. May mga miyembro na bagong attend na, anong ginagawa nung matanda doon? Sabi ng pastor, hayaan nyo lang, nagpe-pray yan. So, tuloy-tuloy po na nananalangin yung matanda doon sa likod. At every Sunday, hindi po sila nasi-zero. Sabi doon, every Sunday, nagdadagdag ang Diyos ng mga tao na nakakakilala sa Kanya. Mga tao na nagkakaroon ng kauhawan, nahanapin siya. Dahil ba magaling mag-sermon yung pastor? Hindi po. Kasi merong isa doon na matanda, na nagtsatsaga, na manalangin. Alam niyo po sa pagtatrabahin natin, hindi mo alam kung ano yung sino, kung ano yung sitwasyon na pinapanalangin mo. Pero isang maliwanag po doon, yun po yung magiging solusyon at sagot sa bawat buhay po natin. May isang tao na hindi alam kung paano baguhin. Matigas sobra ang ulo. Kahit anong kausap, kahit anong counseling sa kanya, walang pagbabago. Subukan natin siya ipagtrabil. Walang magagawa ang isang tao
na may katigasan ng ulo pag siya po ay nailapit na sa Panginoon. Naiiyak na sa Panginoon. Sabi nga dito, naipanganak na. Ngayon, alam niyo po, nung nangyari, nagpalit ng pastor. Ibig sabihin nun, yung pastor na dating nagsisermon habang nagpipray yung matanda, pinalitan na, nagkaroon ng reshuffle. At nung bago na yung pastor na nagtuturo, nagpipray ulit yung matanda nasa likod. Napansin niya, sabi niya, anong ginagawa nung matanda doon? Ay, ang sabi ng mga miyembro, ay, pastor, nagpipray po yan. At ano po yan, habang nagtuturo po dati yung pastor namin, nagpipray po yan, malaking tulong po sa amin yung si nanay. Ganun. Ngayon, alam niyo po ang sagot ng pastor, ay, ako na yung pastor. Hindi na sa akin pwede yan. Pina-stop niya. Sa madaling salita, pinahinto mo yung nananalangin kung bakit nadadagdagan ng mga miyembro, kung bakit gumaganda ang gawain, ang service. Alam niyo po, nag-start na, mistop na rin na magkaroon ng mga miyembro dun sa simbahan na yun. Bakit? Wala nang trabil. Ang trabil po ang susi sa lahat sa simbahan natin. Ulitin ko po, ang sabi po ng Bible, mga anak ko, dahil sa inyo, minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Pag ba na-born again na yan, umatin na yan, tapos na. Alam niyo po ang advice sa atin ng training? Hindi pa. Marami po tayong kasamahan na dapat patuloy pa rin pinapanalangin, pinagtatrabil, hanggang sabi niya dito, maging ganap na si Kristo sa kanila. Sa atin, kailangan pa natin na ipanalangin sila. Kumaga parang, alam niyo po yung nanganak ka lang, hindi mo naman basta iiwanan lang yan eh. Tutustusan mo yan hanggang matuto na siya na lumakad siya, makatayo siya sa sarili niyang paa. Pero hanggat hindi nagiging ganap yan, bilang pastor, bilang nag-aalaga, nananalangin para sa kanya, nakaalalay ka doon. Amen po. At ito po yung hinighlight sa atin na itong training na to. Makiisa po tayo sa panalangin. Makiisa tayo sa pagbuhat ng bigatin sa ating mga simbahan. Sumama po tayo na manalangin at bumuhat ng sitwasyon na dapat ipanalangin sa mga simbahan po natin. At dito po makikita natin kung paano kumilos ang Diyos, ang resulta. Alam niyo po, maganda kahit sa mga simbahan niyo, karamihan po sa mga simbahan natin, nakapaskil yan, yung mga magagawa ng trabil. Nakita mo dyan, ang dami niyan. Sabi ko nga po sa inyo, nasa less than 40 yan. Nakakapagpa-born again, nakakabago ng sitwasyon. Ano pa? Sabi niya rin, meron pa nga dun, sabi niya, nakakaiwas sa aksidente. Madami pong kwento yan. Pero ito po yung pinapoint out sa atin. Muli po, buhayin natin yung travail sa bawat simbahan po natin. Sa bawat isa po sa atin, sumama po tayo. Somehow, habang nananalangin tayo, may mararamdaman kang bigat dun sa loob ng tiyan mo. Alam niyo po, simulan natin yan na i-groan. Simulan natin yan na i-diin. Hindi yung ingay, kundi yung nandun yung diin mo na Panginoon. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, inilagay yan sa'yo. Ipanganak mo yan, ipanalangin mo yan. Amin po. Kasi marami pong buhay ang nakaasa sa atin para sila po ay makakilala sa Panginoon. So, yun lamang po ang i-share ko. Maghintay po muli tayo sa mga susunod pa na linggo na i-review po sa atin yung mga magagandang ginawa ng Panginoon. At lastly po pala, bago ko makalimutan, alam niyo po, nakaka-bless kasi dito sa training na to, talagang yung pagkilos ng Lord ay sobrang ganda. Yung umabot po halos ng 9 hours ang service. 9 hours yung mga tao nga, nagtataka yung mga worker, parang may ilan-ilan, pero magtataka ka na yung nakakaramdam ka ng kaunting gutom na, pero hindi eh. Dahilan nandun nakababad sa presensya ng Panginoon. Yung iba nga hindi na daw naihi eh. Yung iba talagang hindi umalis, nandun lang. Kaya ba ng katawin natin yun?
nakababad tayo dun sa presensya ng Panginoon. Yung kalakasan na mula sa Lord, yung nagbibigay sa atin ng lakas na makatagal tayo doon. At glory to God kasi naranasan po natin na magbabad, naiparanas ulit muli ng Panginoon yung haba ng oras na yun, na ma-enjoy po natin yung kanyang kapangyarihan. At sulit na, anuman ang gastos, anuman ang pagod, sulit na maranasan lang natin yung kapangyarihan, presensya ng Panginoon sa gawain natin. Amen po. So, God bless po muli. Mag-pray tayo. Panginoon, salamat sa oras na to na muli, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay binigyan mo ng isang revelasyon, Panginoon, na ang buhay namin ay bunga ng panalangin. Kaya, Panginoon, hinihiling ko na gamitin mo kami. Ang buhay namin, Panginoon, ay gamitin mo sa pananalangin ito. Sa travail na ito, O Diyos, para sa mga tao, sa mga sitwasyon, even, Panginoon, sa aming simbahan. Hiniling namin, Ama, na ang bawat isa ay makapaglingkod sa pamamagitan na ito. At Lord, i-bless mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, Panginoon, sa bawat buhay namin. Gamitin mo kami, Panginoon, sa ikakaluwalhati pa ng pangalan mo. Ang buhay namin, O Diyos, ay gamitin mo sa paglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Salamat, Ama. Maingat po namin binabalik sa inyo ang papuri, paggalang. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po sa ating lahat. Happy New Year po.